Welcome to Fantasy Benchwarmers and the Daily Fantasy Quickie. Ayan. Alright. Ganda ng intro. Kamish, Sunday. Yes. Family Day. Sunday Family Day, Daily Quickie. Tuloy-tuloy pa rin tayo with our Quickie. Story of the day. Injuries, once again. Marcus Smart. Oo, yun yung biggest siguro. And more serious. Most serious. Non-contact daw eh. Yes, nakita ko eh. Nanonood ako actually. Medyo talagang non-contact. Saka he just went down in pain. Mm-hmm. Sobrang pain. And he could not put any weight dun sa... Saan ba? Calf, di ba? Calf eh, calf. Sabi calf. Mm. Pero so, it didn't look good. Pero ang sabi ng team is calf strain. Strain. Let's hope na yun lang. Pero sa nakikita ko, baka hindi. Baka hindi. So, abangan natin Marcus Smart. Pero they're almost, Boston is almost in ano eh, full team. Ano na eh, complete lineup na eh. So, ngayon, bigla na lang may injury ulit. So, ikaw ba, Jen? May nakikita kang beneficiary dito? Wala. Wala, no? Maybe, ano, Teague? Will you trust Teague? Do you recommend them to add Teague? Hindi rin eh. Hindi rin. I mean, I don't think he'll be consistent kasi ang Kemba nga out, hindi na siya masyadong gumawa eh. So, I don't think it's gonna be pretty much the same. Baka ang magingyari is katulad nung ginawa nila last time when Kemba was out, two center lineup sila and then the... Yan. And then yes. Kemba, Jaylen, and Tatum. Diba? Yes. So malamang yun ang ano, yun ang hula ko rin. I think na that's good for Tays kasi at least balik siyang power forward and then may center siya. So more minutes lang. Uh-oh. Although hindi naman siya bagay sa power forward, pero well, more minutes is still better, 'di ba? Than pero again, minutes. Like we said before, yung three center rotation ng Boston nun is not really a good fantasy situation for all three. All three and for those who are trying to hold those three players kasi ano yan eh, palitan yan eh, and hindi sila consistent enough. So yun, Marcus Smart hopefully won't be out too long. Ito Tyler Hero, hindi man to injury but self-contact tracing kasi may nag-positive daw in their family yata or in their household. Dito natin makikita kung seryoso ba yung NBA or strict ba talaga sila kasi family at home to eh, so outside na to eh, diba? Definitely, dapat 7 days of quarantine yan. Oo. Diba? Tapos, kailangan niya mag-negative test pa. Oo. So, yun. So, figure natin kasi, ano eh, Miami, sayang kasi they're back in full strength eh. With Jimmy Butler bumalik, diba? Na, hindi ko na naman naangat, ano ba yan? Kala ko hindi maglalaro. Pero at least, ano, maganda yung performance niya today. Mukhang napaganda siguro yung pumayat. Mukhang fresh and yung angas niya nandun pa rin. Diba? Nakita mo naman yung trash talk niya kanina. Saka baka lighter and faster. Yes. And yun nga, they're losing. They haven't been winning. So, most likely, ano to, pero, full speed to si Jimmy Butler going into the games. Pero ano lang natin, let's say, Miami kanina, Goran, I think, did not play eh. If I'm not mistaken. So, mukhang if Goran comes back, ito na yung full lineup nila. Si ang nakikita ko kay Miami mukhang ano, Kendrick Nunn walang minutes talaga. Well, if nawala si Hero, baka magkaroon ulit siya. Kung wala pa rin si Goran, yes. Kung wala pa rin si Goran. Pero kung nandiyan si Goran. Hindi, pero pag wala si Hero, well, now inuuna nila temporary. Si Gabe Vincent. Eh. Ah. Nauuna si Gabe. Kanina nauuna na naman sa kanya. So, monitor niya lang muna the situation of Tyler Hero kasi baka hindi naman ano eh, big add si ano si. Pero si, ang good news, Jimmy Butler. Ayun, ang good news, Jimmy Butler owners. Ito na. Hopefully maganda rin. Maganda rin i-update natin sila dun sa pinag-usapan kahapon, 'di ba? May mga ano tayo. So, ito na. Mukhang okay naman. Okay na Jimmy okay Butler. Okay naman. And then another injury bago natin balikan. May mga certain players ako gusto pag-usapan eh, na wala pa dun sa list ni... Sige. Terry Rozier, injury din. Serious injury ba?
Mukha naman hindi. Mukhang sprain. Sprain lang naman. Pero hindi ko alam kung gaano kagrabe yung sprain. Hindi ko nakita eh. Pero hindi na siya naglaro after that. At saka maaga nilang renewal out. So, okay. Yun. Sayang kasi mukhang... maganda yung nilalaro ni Rozier. Kanina maganda rin yung start niya. So, pero, that could mean unleashing LaMelo. LaMelo started in the second half. So, And I think, sabi ko nga kanina sa sinulat ko, buy low is over. Sayang, for in-offer LaMelo. Nga sa akin eh. For LaMelo. In-offer lang sobrang, si LaMelo, tinanggal eh. Sobrang ganda pa ng situation ni LaMelo kasi hindi gumawa si Devonte. So, even if naglaro si Rozier, baka mapalitan na si Devonte if nag-pull. Most likely, baka Rozier would miss siguro a couple of games kung hindi seryoso. Ganoon naman sa NBA now eh. Oo. Kahit na mild lang yan, minsan nire-rest na rin nila for to make sure na okay. Although Rozier is one of the more durable so far, the players. So let's monitor that. Pero gusto ko rin banggitin si Cody Zeller. Si Cody Zeller. Gumawa. Ito ang suggestion ko. Gumawa. I-package nyo yan. Sama nyo yan sa mga deals ninyo as the plus one to get someone better. Because we have been through this before. Gagawa ang init, mawawala yan, guys. Cody Zeller. Oo. So, kung hindi pa marunong ibang managers, pwede nyo i-plus one yan. Kasi mabango ngayon. Ganda ng dunk nyo over Giannis eh. Saka, so far, since return, hindi ko napanood eh, but since return ni Cody Zeller, lahat solid numbers every game. Pero, nabili pa ako doon sa dunk eh. You know, white boy na kalbo. Cody Zeller, kaya hindi masyadong fantasy favorite. Parang, yung itsura niya, parang hindi marunong mag-basketball, di ba? Parang si Prince William eh. Oh, di ba? Parang malaki lang, kaya nandyan. Alam mo yun, yung mga dati pag bata ka, di ba? Malaki ka naman eh. Pasok ka na, pwede ka dyan. Yan na yung nickname natin dyan. Binigay na natin ang pangalan, the Prince William, Cody Zeller. Parang ganun eh, pero... Pero tama ka, might not... Definitely, laging laging at the tail end or medyo mid-year, mid-season, medyo mawawala na yan. Pero yung ganitong players, hindi nyo pwede i-trade one-on-one. Package him. Add him to your package. Add 2 of 2 for 2, mga ganun. Yun. Cody Zeller. Update lang. Cody Zeller gumawa. And of course, nasty dunk over Giannis. Alright, feel Giannis. Good players tayo. Lauri Markkanen sa Chicago, ito na pag-usapan natin. Uy, Thad Young ha, almost ben beneficial. Ganda na naman ang ginawa today. Oo. Oh. So at least tama yung record natin sa kanila kahapon na Thad Young. Oo, dapat. Although most ng leagues nga halos wala na mga 14 team. Wala ng Thad Young. I think alam pero na ano ha, 17% pa rin. Hindi pa rin umaakyat. So, I hope yung mga 12 teamers dyan medyo... Oh, pwede na yan for 12 team. Yes. Kita mo naman yung ginawa today, 'di ba? So pero ito yung nangyari. Bale nag-start sila with Gafford, pero no second half they started Otto Porter over Gafford. So Otto Porter didn't have a good game today, pero siya yung nag-start. I guess they want Thad Young to be off the bench, possibly. So monitor nila yon. Monitor nila kung mawala na si Gafford totally. Pero yung minutes ni Thad Young 20 plus 25. Pero kung mawala si Gafford, I would assume kung totally mawala si Gafford sa rotation, medyo tataas yan, 'di ba? Kasi ilan na lang sila eh, 'di ba? But baka kasi ewan ko rin. Pero off the bench si Thad Young ano rin yan. Solid rin yan. Triple double muntik eh. So hindi rin yan kahit na off the bench siya 25 minutes. Kahit below 30, wag lang mga below 20, pero mga below 30 minutes, okay. Solid. Si Lauri, Je, anong mo sa kanya? Do you trust him? Wala na rin naman for Chicago eh. Ako, hindi pa rin ako trusting kay Lauri Market. Sabi ko nga, parang... Well, you can sell high. Pwedeng sell high, pero... Diba? Hindi naman, nag-center siya most of the day, pero ilan rebounds? 5 rebounds? Parang... Well, marami rin kasing rebounder sa Chicago. If you think about that, yung Thad Young, rebounder yan. Otto Porter, rebounder yan. So, he doesn't really have the... Pat Williams pa. Kumbaga, hindi sila nagde-depend lang kay Markkanen for to rebound.
pero for yung us, block siguro. Ano to, Brook Lopez na ano? Parang ganon. Pero more athletic Brook Lopez siguro. Ito naman si Prince Harry. Kanina si Prince William eh. Prince Harry. Pwede, diba? Pero ito nagpatalo eh. So, hindi naman, grabe. Mapanood ko yung Lillard shot. Hindi pala natin nabigyan ng props si Dame Lillard. Oo. Grabe. Ang eksin ng kamay ni Markkanen eh. Hindi, saka nakita ko yung release ni Lillard eh. Iniwasan. Magaling talaga. Galing. Ganda. Iniwasan talaga yung si Markkanen. Tapos hindi siya the usual release na yung follow through. Parang pinitik niya from somewhere here lang eh. Malupit talaga eh. Pinanood ko eh. Umiwas talaga siya. So I think it was a better props. Good defense. Hindi naman siya pinabayaan. Pero it was really a lot more better offense lang talaga. Bagitin na rin natin si Robert Covington since nandiyan na tayo sa game, diba? So look way better. Yan, ito na, baka ito na. Sabi ko naman sa inyo eh, diba? Sabi natin trending up. I really think trending up. Saka sinabi mo, diba, na wag na yung mga rebounds, kahit wag na yung mga scoring, basta yung defensive, four steals binigyan ka today. Then, saka he looked more into the game. Yung parang pag pinanood mo yung game, parang very aggressive, very spry. Parang ganoon. Di tulad nung dati nandiyan si Nurkic, parang or before the injury niya, parang mas ano siya eh, parang lost. Kanina mo baka naninibago lang. So marami naman players na still adjusting to their new teams. Eh. All right. So, yun, Markkanen, dami feel good, Markkanen, Covington, Thad Young. So hopefully nagamit niyo yung mga yun. Even Otto Porter. And hopefully hindi niyo pa na-drop si Robert Covington. Marami na rin ang groups na nagtatanong kung i-drop na ba si Covington. So, hindi, no. So wag muna. Alright, and then Derek White returned. Nako, ito. Ikaw na magano kay Derek. Ay, nako. Etong si Jeremy, no, kasama natin sa Daily Quickie, siya pa ang host, siya pa ang editor. Pero yung pinag-usapan natin dito, hindi dito, di ba nag-message ako sa'yo. Pagkaintindi ko, pwede na rin siguro Delon Wright gamita ng waiver. Kasi injured pa nun si Derek White eh. Wala pang timetable nun. Hindi pa sinabi kung kailan babalik. Pero tama naman, Delon Wright naman, nagamit mo naman si Delon Wright for a couple of... Pero sayang, number 3 ako nun or number 2 ako sa waiver. Pero Derek White is a potential top 50 to 60 player. So, worst case, top 70. I think last year, mga ganun siya. Yun. So, yun. Very trending up siya ngayon. Kita mo naman, first game back, 18 points. Mm. Diba? So, sana bukas wala nang injury, no? Kasi mamaya, after one game, wala na. Pero mukhang ano na to, mukhang healthy na. So, yun. Saka toe lang naman, it's not really the hopefully, hindi makompensate yung other, like the ankle or the foot, diba? Toe lang naman, I think very minor talaga. The rest of the Spurs will have a little downgrade. Yung lalo sila DeRozan. Ang affected talaga dyan ng mga usually naka-roster. Yung mga Lonnie Walker. Yun, out na yun. Out na yun si Lonnie Walker. Although medyo gumawa pa rin today. Hindi, wala na yan. But baka mag-fade na yan eventually. Hindi na consistent. Yeah, hindi naman talaga siya consistent before. Lalong hindi consistent. So baka mas marami na yung down times versus the good times. Pero monitor nyo si DeMar. DeMar DeRozan. Monitor DeMar, 5 points lang today. Nagulat ako. Hindi, yeah. Monitor nila kasi ang value ni DeMar this year was the assist, di ba? Yeah. Parang nagiging secondary point creator guard siya. Yeah. So let's see how Derek White affects him. I would assume that there will be a slight or there will be an effect with DeMar's stats. Actually, we have to observe how the Spurs use Derek White din. Kasi over the past couple of years, di ba, yung parang laging sinasabi about Popovich na he doesn't play DeMar and DeJounte ng sabay. Tingnan natin. So, tingnan natin kasi the Spurs are playing a new offense, di ba? Their new, medyo they play small, ganyan. So, baka mas magandang boost to sa Derek White. Yun lang naman yung nag-hamper dun sa potential ni Derek White, di ba? Yung consistency niya. Hindi ganun kaganda kasi nga, he's playing off the bench, he's playing with the second unit. Still solid player, top 50, 60, or 70. Yeah, very diba? Solid. Oh. Kahit off the bench siya, pero mas mataas pa yung kaya niyang abutin if, you know, nag-start siya, pero they play together. Pero maraming nagtatanong ng mga questions, Derek White or this player, Derek White or that player.
Basta for me, sa lahat na nakita ko, laging Alec Burks, Terrence Ross, Norman Powell. Kaya sinulat ko kanina, over all of those guys, Derek White should be rostered. Si Derek White is ano, really solid player yan. So, hindi siya comparable to those players na si Alec Burks. Malayo. Yeah, hindi. Malayo. 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 Alright, so yun. Derek White, let's hopefully wala na rin yan sa, ano nyo, sa mga dapat Deadpool nyo, dapat wala na yan. Or na-pick up na yan. Alright, Zion Williamson. Yun. First time natin pag-usapan. Gumawa. The past three games, medyo gumagawa. Marami rin nagtatanong kay Zion. First time natin pag-usapan. Alam nyo naman, I'm the one of the not Zion fans. Fantasy-wise. Oo, kasi sobrang taas niya nakukuha. I mean, top 20, top 30. Depende sa league nyo eh. Kung may Zion fans dyan, baka top 20, nakuha pa yan. Mm-hmm. Pero for me, 70 or 80 pa nga yung dapat ang ranking siya. But people will not understand that because 30 points, di ba? Laging mataas ang field goal, ganun. Yeah. Pero, yun nga, free throws, the lack of defensive stats, and then the medyo high turnover for a big really affects him. Mm-hmm. Pero the past few games, not bad, the past few games. I would say na at least 3rd to 4th round value na nakukuha niya the past few games. So, trending up for me. Bata pa to eh. It's not, who's to say na hindi siya magkaka-steals and blocks this year, di ba? Yeah. I mean, maaga pa sa career niya. Saka yung athleticism niya, and even nung college, he was, di ba, magaling siya mag-blocks, di ba? Yung block rate niya medyo mataas. So, syempre, pagdating niya sa NBA, syempre, he's a smaller guy, di ba? So, hindi naman siya, yung difference sa college, he can get all those defensive stats kasi he's the big guy among, ano, small, little boys, di ba? Ngayon, siya na yung small, little boy among the big men. So, pero malaki pa rin. Malaki pa rin, yes, definitely. Pero syempre, pagdating mo sa NBA, ibang level na rin talaga. Pero pagka ganito yung magiging stats niya field goal-wise, malaking effect pa rin yan. Malaking tulong sa field goal nyo kung naghahabol kayo ng field goal. So, sana masustain niya. Sana masustain. And, yun na, hopefully no injuries kasi yun yung laging question mark. Although, ang suggest ko, always sell high pa rin. Or sell to a better all-around player. So, basta if you're not confident about yung long-term ano niya, yung long-term position niya, baka time to sell na. Alright. Buy players natin, DeAnthony Melton. Ito, na-drop na rin to. Tingin mo ba, 32 minutes siya kanina. Alam naman natin yung ano nito eh, potential ni DeAnthony Melton eh. Although sinabi natin wala si Grayson Allen. Yeah. Di ba? So yun ang big thing eh, wala si Grayson Allen. We don't know how long he'll be out. Pero good pa rin makita na DeAnthony Melton is getting 32 minutes in a game, which never happened before. Bakit nga ba lagi DeAnthony Melton doesn't get minutes? Yun din. Yan ang isang It's always every year ganyan eh. Kasi parang si Boucher with Nick Nurse, di ba? Alam ko na bakit hindi nakakuha ng minutes si Boucher. Kalaban daw ni Nick Nurse sa fantasy eh. So, inupo ni Nick Nurse. Kaya tingnan mo na lang, no? Check na lang. Ito, hindi ko rin alam bakit hindi niya laro to si diba, Melton. Kasi laging everyone is high on DeAnthony Melton. Although not as high as Boucher, pero laging ano eh, hindi pa ginagamit. Pero ano, pero if you have an extra spot, I would take a flyer on DeAnthony Melton. Deep leagues lang ba to or 14 teams? 14 teams I would take. Pwede siyang maging PS, ang prolonged streamer natin. I think Grayson Allen is not gonna come back for the next few games. So, pwede siyang magamit for those games. Uh-oh. And kung mainit siya at, di ba, ma-sustain niya yung minutes niya. Okay. Di ba, may upside eh. Uh-oh. So, for me, pwede siya for 14. Pat Connaughton of the Milwaukee Bucks eating up some of the production minutes. Dante DiVincenzo. And ni Portis. Oo. And ni Bobby Portis. Actually, parang si Pat Connaughton may improved three-point shooting kasi. Yes. Oo. Very improved three-point shooting eh. I think yun yung nagbago this year. Ang waiver wire natin today for deep leagues talaga. Although si Pat Connaughton medyo 2-3 games ko na napapansin yan eh. Na very ano, gumagawa. Saka yung napapansin ko, yung pinapanood ko yung rotation, he gets to the court first than Bobby Portis. So minsan wala si Brook Lopez pero si Connaughton ang pumapasok, hindi si Bobby Portis.
So something to monitor din kasi probably 40 minutes has been trending down rin. So abangan nyo yun. Yes, si Giannis is getting to we've been recommending Bobby Portis as one of the pwede nyong gamitin especially for a center. So say if you need centers, diba? But napapansin na nga rin na his minutes are not there and the production are slowly going down. So abangan nyo rin yun. I don't think he's still a drop player kasi nga very few centers out there. Pag 12 team drop. Ayan, 12 team. But yes, sa 14, pwede pang i-hold ng konti siguro. Give him a couple of games. Yeah, yeah. Oh. Unless there's someone hot talaga on the waiver na na pwede niyong pick up in, diba? Like ito, itong player na to, hindi ko alam kung worth the pick up over Bobby Portis. Si, ano, wala sa list na to, pero si Nikhil Alexander Walker. Yun. So, yan. He's worth it. Maganda pag-usapan. Nabanggit natin na parang JJ Redick DNP na eh, diba? So, hindi na naman nakalaro today, even in garbage time, hindi din pinasok. So I think they're really moving on from Redick. I think, ha? Katanda na ni Redick eh. Unless may injury na hindi natin alam. Pero mukhang they're trying to go young. And Nikhil got 31 minutes today? Yeah, pinakagusto ko, I pick him up. May 3 steals, 3 blocks yata. Yes. So kahit yun, na hindi siya nakascore masyado, okay lang. 3 steals, 3 blocks. Actually, mas excited ako for those stats than yung scoring. Okay lang sa akin, hindi siya masyado mag-score. But he gives me 3, yung mga ganyan, 2 steals, ganyan, every game. Okay na yan. Ang nabanggit ko is, I think he's worthy of a roster spot. If he gets 30 minutes, I don't care kung gumawa siya consistently o hindi. Yeah. I think you go with it. You don't drop him. Saka he's the type of player na who would really be fantasy, ano? Yung mga gustong i-add ng fantasy managers. Yes. So, ito yung mga tipong trying to hit the home run player type of player na tipong pag in-add ko to, alam mo yun, yung ma-attach ka kasi in-add mo from the waiver tapos biglang nalungkot ako eh. Nalungkot ako, nakuha ni Jeremy lahat ng actually na-drop ko. Hindi, isa lang. Ay, isa lang ba? Oo. Sige, unahan kita dun. wala na dun sa isa. Wala na. Binaka-pick pero up. Sa Dynasty pa naman yun, grabe, sobrang solid yun. Sulit nakuha nyo si Nikhil. So, Nikhil Alexander Walker, definitely pick up na yan. Wala na dapat yan sa waiver or sa free agent pool. Hold lang. Even if nandiyan si Lonzo. Kasi, di ba yun? Mukhang ganun. Hold lang. Hindi, mukhang ganun. Kasi mukhang nakita ko sa rotation kanina, they're really giving him minutes whether when nandiyan si Lonzo or wala. Oo. Kung may 25 to 30 minutes siya, I mean, so solid. What kung wala si Lonzo, kung nandiyan si Lonzo, di ba? I mean, solid. Alright, and yung last is Isaiah Stewart, monitor lang. Monitor lang naman. Doesn't, monitor lang. Ipa-add. Bantayan nyo lang. Alright, worry players natin. Saan ba natin simulan? Delon Wright. Ito na. Ikaw na dyan. Favorite. Hindi ko na naman madadrop kasi aabangan ko na lang. Hopefully, gumawa. Pero kahapon, di ba, sabi natin, mukhang magiging, di ba? Yung hula natin, sabi natin, parang papansin natin, medyo pababa na yung laro nito. Which is, ngayon, ganun na naman. Although, kasi bumalik na naman si Derrick Rose eh. Yes. Bumalik si Derrick Rose. Yun yung very aggressive kasi, yun yung difference nila, yun yung big difference nila. I think, talent-wise, Delon naman kaya makipagsabayan with Derrick Rose. Pero very aggressive kasi si Derrick Rose maglaro. And then si Delon Wright, very passive siguro in terms of his game. Give him a couple more games. But if ganito pa rin, I think you'll be ready to move on. Medyo mag-ano ka na, mag-plan ka na siguro. Gumawa yan, i-sell nyo na para tapos na, di ba? Para you get something or someone in return if medyo gumawa. And yes, ito, Rishon Holmes. Oo. Ito, kinakabahan ba yung mga Rishon Holmes owner? Ako, ang dami kong Holmes. Medyo ako rin eh. But ako siguro mga 2 or 3. Pero si Whiteside is slowly lurking behind Holmes. Although hindi masyadong gumawa si Whiteside ngayon other than siguro mga that one steal, 2 blocks na. Pwede na rin, di ba? Tsaka yung field goal still high. But
mas worry kasi hindi siya foul trouble. Hindi foul trouble si Holmes. Hindi foul trouble. Foul trouble. Ah, ganito. Ang feeling ko kay Whiteside, nakita ko na parang whether Holmes foul trouble or whether hindi, ang maximum they'll give Whiteside is 20 minutes. That's the max. They won't, regardless kung ano mangyari, mukhang yun lang ang comfortable si Walton to give Whiteside. So, but he is in the rotation. He is in the rotation. So, you should add him. Si Holmes, he's not been playing well. Na before these two games, hindi na eh. Medyo wala na yung peak nung time na may isang game siya na pumutok siya. After that, medyo bumaba na eh. Yeah. So, trending down, I think it's a buy low because people are afraid of the Whiteside thing again. And then because he's not playing well, so I think it's a buy low moment for Rashawn Holmes. So, yun. Worried, but I think he's gonna bounce back. Abangan niyan. Holmes is the... Hindi siguro niya makip yung top... yung kasi nag-ano yan eh. Second round value, di ba? Baka mga... Ang ano dyan, projected ko dyan siguro mga third, fourth round siguro. Ako nga, baka fifth pa eh. Fourth to fifth. Mga ganyan. Dyan yan magsisettle. I mean... yung current ranking niya na top 20, top 30, di ba? Medyo hindi yan mag-hold. Yes. Kasi hindi naman siya yung focal point ng ano, offense ng Sacramento. It still goes through Fox, ano, Fox and Bagley, di ba, minsan, and Hill. So, yun pa rin. Alright, so those are, eto, Tristan Thompson last. Drop na yan. Sa akin. Three, yun yan, nabanggit na natin. The Boston Centers. As much as possible, you might want to stay away. And if there's... stay away. Siguro specialist na lang itong Tristan Thompson. If you need rebounds towards the end of your judgment day, kailangan nyo ng 8, 6, 7 rebounds, ganyan, pwede na siguro si Tristan Thompson, di ba? Pero hindi long-term or not long-term player that you can hold for a long, ng matagal. Di ba? So, yun. That's it, guys, for our Daily Fantasy Quickie. Sunday edition. Tomorrow is week 6 judgment day. Kamusta ba ang league mo? Mukha bang okay naman. Masaya tayo bukas? Ako, half-half eh. Pero dami close. Medyo nalungkot na ako kasi yung FBW ko. Mukhang tambak na nung isang araw. Nahabol ako in one day. Nahabol ako eh. Bili mo yung 3 points. Naka 20 plus 3 points in a day. Yung bench warmer league, grabe. Kala ko ma-upset ko na yung kalaban ko si Romulo. Kaso, wala eh. Let's see. Pa si Butler. My gosh. Sali pa kayo sa ano? DFS. Yun, guys. Yun yan. Sasabihin ko. DFS League is open. So, join in kayo sa DFS League. If you don't know, if you're a listener or a viewer dito sa Daily Quickie pero you are not yet part of the FB group, please join us, NBA Fantasy Locker Room by FBW sa Facebook. Or message us lang sa Facebook, Fantasy Benchwarmers. And then we'll give you the link to the group. And then sali kayo sa DFS. It's no buy-in. And we're giving out 500 pesos. Maliit na bagay, pero masaya na rin, di ba? Kesa wala. Enjoy yan, enjoy. Four slates lang. Ibig sabihin, there are just 4 games. You have to fix your lineup for 4 days. Four days. Fix your lineup for 4 days. Indicated naman yung date dun sa... Tsaka sa mga sumali, invite nyo rin yung friends nyo. Kasi parang maganda rin meron kayong sariling, di ba? Marami tayo, di ba? So, we're 100 slots yun. So, we're trying to fill all 100. Hopefully. Last time, we had 30-something participants. 32 yata. Hindi, 40 participants last time. So, hopefully ngayon maabot natin yung 100. Alright, so that's it for our Daily Fantasy Quickie. Happy Sunday, everyone, and we'll see you again tomorrow. Bye!